you know, guys, marami-rami tayong ipakikita ang barya ngayon. Kaya marami salamat sa mga nag-share ng kanilang mga coins sa Kalimi Online Facebook page. Ayan, at bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell na sa ganun updated kayo. Ang una nating coins kay Dennis Sanchez Castillo, idol, pakikilatis, paru-parong puti. Aba, mukhang kakaiba ito, no? Mga sentimo eh, yung kanyang barya, 25 cents. Ulitin natin para masimulan yung video. Ito yung 25 sentimo na sinasabi niyang paru-parong puti. Ayan, ano? Puti nga, ano? Alam niyo guys, marami nagsasabi na ito mga puting sentimo ay ginagamit daw sa kasal, ano? Aras, kung tawagin, ano? Paano ba yan nagagawa, ano? Para sa akin kasi itong mga nagbabagong kulay na ito, mga tone coin ito eh. May tinatawag kasi tayo mga toning of coin. O, nagkaroon po kasi ng mga oxidation yan sa pagkakalimbag niyan, nagkaroon ng chemical reaction. Kaya po, naging puti or nagbago yung kulay, no? Paki-correct ako kung ako po ay mali. Pero sa tingin ko po kasi, yun nga po, tone coin ang mga ganyan nagbabago ang kulay ng barya. Ayan, so pwedeng idagdag sa ating mga koleksyon, no? Itago nyo ng mabuti. Next kay Uriel Ricoberto, itong kanyang barya, walang caption, picture lang, no? 2017 itong coin mo. Nung unang tingin ko akala ko frosted, pero hindi, no? Dito kasi sa buhok niya, ang frosted coin po, ang detalye po ng buhok dapat yan ay mas pino, no? Mas refined dapat yan, pero dito kasi sa part na to eh, mayroon siyang parang frost. Bali ito po ay mint luster coin lamang, no? Hindi po ito frosted coin. Pero sana pinakita mo rin yung reverse dito eh, para nakilatis natin ang gusto. Kasi mayroon mga lumalabas sa BSP series coins na ang reverse niya lang ang pros, no? Kaya gusto kong makita yung reverse nito. Baka reverse pros ito eh, no? Kasi sa kanyang reverse, mint luster na siya. Okay din ito. Maganda rin po itong itago para sa ating mga koleksyon. Ayan, next. Kay Junel Alaan, PTPA, 1 peso old coins. Tingnan natin. 1988. Ito yung 1 peso na Uzerizal na malaki. Yung may kalabaw, ano? Struck through grease error ang iyong coin. Ayan, Junel. Okay din ito. At sa kanyang Ubers, no, ganun din, no? Struck through grease error siya, no? So, napapansin ko lang guys dito sa atin kasi marami nang ipinakita sa atin ng mga struck through grease error. Ayan, hindi naman natin masasabing common kasi hindi naman lahat ng collectors makakakuha ng mga ganyang struck through grease error, no? Yung mga nagpakita niyan ay mga iba-ibang collectors na po, no? At ang sumunod kay Liberato Pedrosa, yung kanyang 5 piso 2019 Nonagon. Ayan, wala siyang highlights, pero dito sa rim, tingnan nyo guys, no? Yung rim, yung paikot, meron siyang mga die adjustment strike din yan eh. Kasi ito yung, kung mapapansin nyo, yung rim niya, yung kanto, yung cut, ay parang nag-flatten siya, no? So para sa akin, itong error 2019 mo, 5 piso Nonagon, ay die adjustment strike din ito. Pwede po yan, ano? Kasi ang naapektuhan yung pinaka-kanto niya eh, yung rim. Ayan, so pwedeng idagdag sa ating mga koleksyon. Ayan, tapos mapunta naman tayo sa susunod na barya kay Junel Alan, PTPA 5 piso common error coins. Itong si Junel, marami na naipakita ang mga coins sa atin, karamihan mga error coins. Ayan, ang una niyang barya, no, 1997 5 piso BSP series coin. Struck through grease error din ito, di ba? Tulad nga nasabi ko sa inyo, maraming lumalabas na struck through grease error ito sa ating mga BSP. Tapos yung sumunod yung barya, ayan, may mga highlights na. Kung mapapansin nyo, may portion na kupas, no? Mayroong portion na may mga sobrang metal dyan. Ayan, tapos yung scallop borderline, ayan, nakadikit na doon, halos. Ayan, halos sumapaw na nga doon sa ano eh, pinaka-rim na ito eh, sa side nung 5 piso niya eh, no? So, error coins. Itong kanyang 5 piso. Nga lang, marami na tayo nakikita ng ganito. Mababa na yung, ibig ko sabihin,
common error yung mga ganito sa 5 piso niya. Pero syempre ganun pa man, pwede natin itong itago as collection natin. Yan. At kung pag-uusapan ng mga presyo nito at halimbawa naisipan mong i-alok, no, ibenta, no, hindi po tayo makakaasa na maibibenta natin ng mataas ito. At baka madismaya nga lang tayo pag mayroong offer, eh, no, halimbawa may bibili, bilihin ko na yan, ano. Tapos na bigyan ka ng presyo, tapos hindi mo magustuhan, madidismaya ka, guys. Hindi ko lang sabihin, eh, hindi na ganun kataas. Tapos yung sumunod mong barya, halos ganun din ito. Meron siyang, ayan, may mga extrang metal yan, extra die chip error ito. Marami na po tayo nakikita ang mga ganito. Ayan, ganun dito ang isa. Yung mga highlighted mo dyan, die adjustment strike din to. Nawala na halos yung dito sa part na to, no, sa kanan. Nawala yung scallop borderline. At dito sa gitna, mayroon din siyang strike dyan, ano. Yeah, parang damage na nga lang din. So, pag ganito ang level ng error ay masasabi natin napaka-common lang. Diba? Tapos ito, die adjustment strike error din ito. Halos pare-pareho sila, ano. Ayan, tingnan nyo yung bandang gitna ng bariyang yan. Yung mga araw na yan. Halos hindi mo na makita yung araw at yung bundok. Diba, guys? Pati yung scallop borderline ay halos nawala na. Tapos itong isa namang barya nga to. Sa may side niya, ayan siya. So para sa akin, ang tingin ko sa baryang ito ay misalign ko ito, eh, no? Kasi yung may highlight na arrow, eh, parang may dumoble yung rim doon. At dito sa bandang itaas ay wala, no? Misalign ito, kaya lang napakababa ng porsyento ng pagka-misalign niya. Dapat at least mga 10%. Ayan. Sumunod na coin kay Ana Marie L. Mercado. Ayan po, pati po yung likod, malapad yung dahon, burado. Tingnan natin, ano, sa likod daw malapad. Sa reverse na itong barya niya, yun dito sa may pinaka, ito sa part na to, no? Common error kasi yung mga ganyan, parang yung nagpipade, no? Parang hindi ganon kadetalyado. Mga die adjustment strike. Common error lang po kasi yung mga ganito, eh. Yung mga ganyan na akala ninyo na matindi ang error niya, pero common na po yan. Pero dito sa reverse ng iyong barya, yung nasabi mo, malapad yung down. Ayan lang ang nagdala sa error coin na to, no? Sa part na yan. Malapad nga yung dahon. Yan, ito yung mga error coin na pagka-strike niya, no? Yung pag-press, isumobra yung bigat. Ganyan ang nangyari. Naging die adjustment strike. Error siya, no? Kaya yung mga dahon na yan, siyempre sa sobrang pag-press ng may bigat kasi yan, eh, no? Sumobra. Kaya lumapad yung mga dahon na yon. Sumunod kay Sergio A. Salvador Jr., kabarya, ito ang mayroon ako. Anong tawag sa ganitong mga error? So, ito yung ating ginamit sa ating title, yung ating thumbnail. At maganda. You know, maganda yung mga 5 piso mo na to, lalong-lalo na yan. Yung struck through grease error na yan. Yan sinasabi ko, guys. No? Marami tayong nakikita ang struck through grease error, pero yung porsyento, yung level ng kanyang pagka-error ay mataas. Diba? Kung papansin ninyo, halos hindi mo na maaninag, eh. So guys, ito kung patanungin nyo, kung pag-uusapan natin yung value niyan, meron na po yan. Guys, ano? Nga lang, hindi nga lang tayo makakaasa na sobrang mahal natin maibibenta yan dito sa atin. Kasi sa iba bansa, kung halimbawa nilisting mo yan, at syempre halimbawa may offer, halimbawa sabihin natin 100 to 200. Siyempre, dollars yun. No? Ipag kinumbert mo yun sa peso, malaki yun. Naabot ang 5 to 10,000 yun. Ito kasi sa atin, pag sinabing nga, sige, bilhin ko na yan ng 500. Maliliitan ka kasi local, eh, 500 pesos. Pero ganun po talaga ang magiging presyuhan yan. Hindi talaga natin na, swerte na siguro kung maibenta natin ng mga 2,000 yan dito sa atin. Ano? Siguro kung gustong-gusto ng coin collector yan, gustong-gusto niya makuha yan, magiging galante siya, eh, no? Aalukin ka niyan, eh. Siya na mismo yung mag-o-offer na, sige, bilhin ko yan ng 1,000 pesos hanggang 2,000 piso. Mag-uusap kayo. Matutuwa ka na pag ma-operan ka ng ganun, eh, no? So, tapos yung iba mong mga barya dyan, no? Yung katabi ng itong 2,000 tumo, grease, structural grease error yan. Medyo mababa nga lang yung level ng pagka-error niya. At itong
2019 mo na 5 piso. Kung titignan mo dyan sa may gitna, parang nagkaroon siya ng mga debris-debris error yan, mga extra die chips error yan, na parang nagmistulan siyang damage kung titignan mo nga, no? Pero sa tingin ko naman ay legit error yan. Alright guys, salamat po. Yan na po ang content natin ngayon. God bless you all po.